Beckys, sulit tayo ulit. Becky Works. So ang nakasalang ko ngayon, from Dao, kaya Papa. Diyan mo na ngayon mga idol natin. Sa wakas, na-schedule din. Medyo ayaw ko nga sana kasi TMX. Medyo di man ako sa iba sa lumawa. Pero, pat-electrical naman, matitrace na natin show, troubleshooting. So, bago ko simula, inabot siguro ako ng mga ano, kulang ko lang 30 minutes para i-troubleshoot ko yung linya. Kasi ang project natin dito, pa-power up lines sa kaiba battery drive natin. Meron siyang blue water, voltmeter, charger, underlights. Itong paraan na ito, ipapakita ko sa inyo step-by-step procedure. Paano ba mag-simplified wiring setup? Yung pinakamadali, hindi mo na kailangan dito putol, jumper lang, ignition, di ba? Ganun pa rin yung kukura pa rin yun at mahihirapan yung power. Ito, one relay setup, mga kabekis. Dalawang blue water, kasama na yung mga sinabi kanina, sasalpak natin. Papakita ko sa inyo yung unang procedure. Taka rito, papa. So, ito na yung regulator niya, 4-pin. So, naka-full wave yan. Simulan natin ngayon, mga kabekis, paano mag-power up battery drive isang relay. Marami na dito, mga kabekis, sa relay na ginagamit ko. Ito po, Bosch relay. Yan. 12 volts. Magkaiba po ang SPDT relay sa Bosch relay. Kaya nga ang tawag po rito, power relay. Okay? Ceramic socket na original, mga kabekis. Huwag kayong nagamit ng masyado maninipis na wire. Ito na yung relay ko. Ang unang step niya, mga kabekis, syempre, gumagamit ako ng continuity tester. Abangan nyo yung video ko, tuturuan ko kayo para gumamit ng tester na dalawa lang. DC lang, saka continuity lang. Nakaka-survive ako sa pag-wiring. Tingnan mo ito ba? So kung mag-relay ako, power up, tatanggayin ko na yung mga ilaw niya lahat. Siguro ipapresto ko itong relay niya. Tabi nito, yan. Tabi nito. Tank ito eh. Tabi nung flasher relay. Okay? Unang ginawa ko, siyempre, ang mga TMX155, pag i-stack pa yan, stator drive yan. So, nag-continuity test ako. Ilaw. Ilaw. Meron yan. Connected yan dito, mga kabekis. So, kung dilaw na to. May una na nag-wiring ito, mga kabekis, hindi ako nauna, no? Pakita nyo, salasalabat na siya. Yung pagkaka-battery drive na ginawa noona, ayan, no? Dinamper lang sa ignition, diretso na sa headlight. Pwede naman yung battery drive na yon. Pero nagkakaroon po ng voltage drop yan. Nahihirapan. Okay? Iba pa rin yung naka-relay. So, sa kaso ko, mga kabekis, hindi ko gagawin yan. Alisin ko ito uli, yung ignition. Ibabalik ko sa stack. Idudugtong ko ulit, mga kabekis. Pag mo binalik sa stack, edi stator drive naman yan. Doon ito gagawin ko dyan. May pink yan dito, kabekis. Bunutin nyo na yan, no? Hindi na kailangan yan. Okay? Safety na lang. Sa TMX155, mga kabekis, meron tayo ignition line. Kasi may flasher relay yan, eh. Hindi naman pwedeng stator drive yung flasher relay. Di sunog yan, putok na. So, may ignition line yan, pati yung busina niya. Battery drive yan, mga yan. So, yung headlight lang ang hindi. So, binalik ko sa stock ng linya ng dating tinanggal nila. Pinakamadali, kabekis, dito. Makita nyo, binalatan ko to. Pinutol ko yung dilaw. Dito, kabekis, ha? Hindi dito, ha? Kasi kung dito kayo magpuputol, connected pa rin sa regulator yan, connected pa rin sa stator yan, yung mga linya na yan. Dito na. Yung linya na yan, kabekis, ang dilaw na yan, yung po yung dinugtong ko doon, ito. Yan. Yan po yun. So, hindi na tayo kailangan doon pa magtrabaho. Dito na. Relayan mo ng 87 to. Power up na yung dilaw. Eh, may mga switch ako dito sa blue water sa asa underlight. Dito po na i-connect sa dilaw. Kasi hiling nyo na yun, naka-power up na eh. Nag-gets nyo? One relay setup, mga kabekis. Simplified, malinis, nakatago yung relay. Malapit sa battery. Doon yung fuse. Proportion, wiring procedure, maganda. Yung mga tatanong sa akin, paano ba ang TMX155? Badya, Barako, jet airplane, lahat. Yan lang gagawin nyo. Hindi, wala yung dalawa dito. Kaya natin yung procedure.
Sa ilalim niya mga kabekis, merong itim na wire. Ayan, sama-sama. Yung ignition line. Itim mga kabekis ha. Take note. Black wire. Ang mangyayari natin ito, relay ko, yung 30, pupunta sa battery. Positive. May fuse yan. 15 ampere. Yung 85 ng relay mga kabekis, pupunta pwede ito sa black. Ignition line po yan. Ayan. Itong 87 na isa, Bosley po yan, dalawa 87, para may contact yan. Para hindi ko kayo malito, sige. Marami ko nagkakamali eh. Eh minsan nasisisip ako pag mini-message ako eh. Nasundan daw yung wiring ko, bakit daw nasunog o nag-fuse. Hindi ko alam bakit ganun sa inyo. But sa akin hindi naman. Dahil pag ako nagkamali sa wiring, hindi na ako mag-fuse. Diretso ko magliliyan. Ayan o, dalawang 87 o. May contact. May nagtanong kasi sa akin, pag on pa lang doon ng susi, umilaw na yung kribar. Hindi ho boss relay na power relay ginamit nyo doon, ang ginamit mo doon SPDT relay. Kasi po, normally, ang 30 sa kayo 87A, may contact po yun. Ang boss relay po, ang 30 sa 87, wala pong contact yan. Dalawang 87 lang may contact. Malinaw po yun, ha? Kung ulit, itong isang 87 po, pupunta po yan dito. Sa dilaw. Okay? Automatic po, wala ka nang bubunutin doon. Pero yung pink, bunutin nyo doon, no? Pink wire. So automatic yan, pag nirelayan mo to, yung putol na yan. Yung headlight po nitong TMX, ito. Pero after, ganito na ba talaga yan? O, stock to, di ba? O. Matic po, battery drive yan. Naka-power up pa, mga ka-Becky. Kung kahit anong ilagay yung hilaw. Hilaw? Kung tabang pangan. Nahahawa na ako kay mama, di ba? Hamburger. Automatic po yan, yung ilaw na nakakabit nyo sa headlight. Mapahalogen, pero kung ako sa inyo, mag-LED kayo. Kasi kay Sir halogen eh. Medyo mabigat po ang load niyan. Okay? Battery drive, power up na po yun. So may isa pa akong 87 mga kabekis. Itong isang 87, ilalagay ko ngayon sa sariling switch ito. Ito ang sisa gagamitin ko. Dito po nakapakat yan. Ganyan ang style niyan. Switch po ng blue water, switch po ng under lights kung lalagyan namin mga ilaw sa ilalim. So, isang 87 para sa buong linya, isang 87 para sa blue water. Okay? Maintayin nyo, gagawin ko yung wiring. So, 30 mga kabekis, pupunta to ha. Relay 30 ng relay ko, pupunta sa battery. Yan, nakahinang, no? So, may mga nagtatanong sa akin, mga kabekis. Sabi nila, ginaya daw yung tutorial ko, yung diagram ko. Gayang-gaya daw. Bakit daw nung kanya lumalagpas ng 15.2 or something, ganyan-ganyan. Hindi nyo ako ginaya, kabekis. Kasi hindi naman kayo naghihinang, eh. Tinap nyo lang, in-spice-spice yun lang. Kabekis, iba pa rin po ang wirings pag nakahinang. Intact. Yung flow ng kuryente, diretso, solid. Bigyan ko kayo ng example, sige, kung gano'ng ka-importante ang hinang. Yung mga electronic parts, kunyari, amplifier, katagalan, di ba napapasin nyo nag-lose? Board yun, ha? Nag-lose. Anong ginagawa ng mga nag-electronic repair? Gaya ko, pinarepair ko yung amplifier ko, anong ginawa niya? Nirehinang niya lahat. Gumana na ulit. Nag-guess nyo yung point ko? Yun na, PCB board na yun, may mga hinang na yun. Nag-lose pa. Ito pa kayang wiring na dinadaanan lagi ng kuryente. Walang hinto yan, papayagis. Laging dumadaan ang kuryente niya, walang pahinga. Igodi nyo, splice nyo, hinangin nyo. Yan ang talagang dapat ginagawa sa wiring. So, kala naman lang yun, para siya man tatanong sa akin. Yeah. Ibya yun. Yan. O, 30. Fuse, tatago ko dito sa loob. Connected na ganyan, 30. Tapos ito, dyan. Positive. Hinang po yan, ha? Okay. 87. 87 relay. Dito po sa dilaw, ha? Linaw. So, ito 85 ko, mga kabekis, yung relay ko. Medyo bitin to. Dito po yan tatakbo. Sama nyo dyan sa ignition line.
aking kabeke is kumpleto na. 30 nito sa battery, may fuse. Yung 85 dito sa ignition line. Yung 87 ko dito sa dilaw. Papunta yan sa headlight switch. Negative ng relay natin kabeke is ito, body ground. Tatap ko yan dyan, tapos maglalabas ako ng isang linya papuntang battery, negative. Pakita ko na rin para... Okay, ayun yung negative ng relay. Yung isang linya, dito. Yung isa sa battery. Siyempre mga kabeis, gumamit kay terminal pin. Dalawang klase terminal pin po. Mayroong manipis, pero ang gamit ko yung tanso. Kapalo. Hindi ko nababali yan basta-basta. Hindi rin ito nag-aasin. Pag di pa ako sigurado sa pagkakaipit ko, pagka-acrim ko, hinihinang ko pa yan, kabeki. Alupet. Baka naman may mag-question na naman dyan. Magaling daw sana yung pagkaka-wiring, kaso hindi raw gumagat ng shrinkable tube. Nagmamalaking yung shrinkable tube. Nasa inyo yung kabeki, yung shrinkable tube o hindi. Mas gusto ko, tinetape ko. Kasi yung shrinkable tube po namin, mga signal. Signal cables. Hindi naman ito signal cable. Power cable din doon. Kasi ang shrinkable tube, pag hininang mo yan, hindi mo na siya masishrinkable. Lalabas yung parang tusok-tusok. Diba? O anong ginawa nyo? I-splice yun lang din. Kapag yung shrinkable tube, masabi lang malinis. Loko ha. Tirahin ko kayo. Stack ng TMX, wala akong nakita ng asingkable tube. No? Kahit yung kotse, buksan ko, wala akong nakita ng asingkable tube. Eh. Boom wiring ko. Kahit yung NMAX kanina, ginawa ko eh. Wala na asingkable tube. Eh. Alam mo, nasabihin na dito ng asingkable tube. Wala pinagkaiba yun sa pinagmamalaki lang noise cap, ano, noise price, no hinang, no putol daw. No warranty mo eh. Ano ka? Sister company? Para mag-isip sa tapos na ako dito kabeki, so ibabalik ko yung pagkaka-tape ng harness. Yan mga kabeki, ganun. Buo na. Negative ng relay, jumper, tapos battery. Positive, relay 30. Malakas na. 87 ito, dito sa dilaw. Okay. Battery drive na ka, Bekis, buong linya. Power up. Stable power na yan. Kasi ito may blue water pack. So yung cellphone charger niya, saka yung voltmeter niya, doon muna sa idlaw, dito. Ang dilaw na yan, dyan ko na itatap yan. Voltmeter positive, charger nito positive dito na. Ultimo yung charger niya, stable yung power, hindi mag-aagawan. Ngayon, meron pa siyang blue water, yun yung isang 87 ko. Yung isang 87 na yan, pupunta yan sa trigger nung isang linya dyan. So dalawa ito, pagkasamahin ko na, nangyari sa green, dyan papasok 87, yung lalabas na isa sa positive nung blue water. Ito sa mga underlights. Ganun kasimple. One relay setup, power up lines, kabekis. So stay tuned. Katapusin ko na ito, mga kabekis. Yung finish project ito. Yung katapusan ko, ano magiging itsura nito. Good luck. So ito, kabekis. Ito na yung finish project natin. Nakikita nyo, kanina medyo maaga-aga. Ngayon, dumilim-dilim na. Patintay mo natin yung mga ilaw. Nagkali siya ng hazard. Okay. Water. Headlight nga, ginawa ko ng LED mga kabekis, dual color. Hazard. Ito nga mga pre, ang bubuhuran.
Cable power, mga ka-Bekis, oh. Ito may mga ilaw sa ilalim. Mga kapekis, yung susunod na video, kaya abangan nyo, yung lahat ng kinabit ko rito, ilalabas ko yung diagram. One relay power up setup, kasama yung blue water, kasama ito, yung mga underlights. Papakita ko sa inyo lahat yan kung paano ko ginawa sa isang diagram na sulat kamay, mga kapekis. Ito yung switch na, pakita mo yung switch. So, ganito switch ang ginamit namin. Ito yung para sa underlights, blue water, ito yung sa hazard. Ilabay natin to, mga kabekis, voltmeter saka itong cellphone charger. Apparently, mga kabekis, yung battery nito, maliit lang, 3L lang. Kaya sabi ko, sir, pwede palitan niya ng 4L. Kasi hindi na to stator drive eh, battery drive na to, naka full weight. So, kailangan kahit paano, magtaas ng battery, lalo na headlight niya, dual color light na. Okay, blue water pa, underlight. So, kailangan medyo itaas yung battery, gawin niya 4M. So, stay nyo mga kabekis, subscribe nyo, thumbs up nyo. Para lahat kong mga kaalam na to, lahat tayo may alam. So, good day and God bless, kabekis. So, mga kabekis, ganito yan, no? Ito yung diagram natin ng TMX155. Complete lahat yan, yung ginawa ko sa kanya. Power up lines, plus battery drive, one relay setup. So, unahin natin sa stator coil. Stator coil po ito, no? Siyempre, may papuntang regulator yan. May apat na wire yata yan. May dilaw po yan. Connected sila. At meron pang isang dilaw papunta sa headlight. Kung stock pa siya. Ngayon, putulin na po yon. Yung papunta sa headlights na. Ilalagay nyo po siya sa relay 87. Yung kaputol po, hayaan nyo na po, floating yon. Basta itong regulator, two stator, yung dalawang yan, meron pa rin connection. Okay? So, power up na po yon. Siyempre, pag na-power up may headlight switch, automatic yung high beam saka low beam nun. LED to, siyempre, white saka blue po yon. White yung low, blue yung high. Automatic, battery drive na naka-power up na rin yon. Yung negative po nung LED, ground, hanapan nyo ng ground. Dito ko na rin po kinonect yung voltmeter po sa charger. May positive po pares linya yan. Sinama ko na po sa dilaw. Kasi power up na po yun eh. Galing relay na yun. Negative po nila parehas, body ground. So itong relay natin mga kabekis, meron po yan. Tatakbo sa battery. May fuse na 15 ampere. Tapos sa battery. Then yung negative po, doon po sa may regulator po, meron pong screw yan dyan. Okay, nagtap din po ako dyan. Bago pumunta, ayan o ground, yan na po yun, bago pumunta sa battery para lumakas yung grounding natin. Itong 85 po, sa pinakita ko sa video, ignition wire po, yung kulay black po, buksan nyo yun, dun nyo po itap yan, yung linya nyan. So meron pa tayong isang 87, ayun po yung tumakbo sa switch ko, sa handlebar switch, yung on-off switch. Tumakbo lang po, pinower up ko yung mga switch. Okay? Yung linya po nung parehas ting isa, nilagay ko sa 87 ito. Then yung dalawa pong lumabas doon na linya, tag isa rin. Ito sa blue water to switch, positive, positive. Yung ground po ng mga ilaw, negative no lang po yon, body ground, para mas maganda yung kapit ng grounding. Sa eagle eye po, ganun din, pumasok yung linya ng power up natin. Lumabas po yung linya, papunta po sa mga positive ng mga eagle eye. Lahat po ng negative nyan, body ground na lang po. Ganun lang kasimple mga kabekis, napakadali ng pagkakawiring. Simplified method, pero yan po ang talagang pinaka-accurate. Matagal ko nang ginagawa. Subok yan mga kabekis. Wala magiging problema. As tungkol naman sa battery nung customer na yon, sabi ko nga 3L lang yon kasi dati stator drive lang yon. Ang ginagamit na sa battery niya is wala naman siyang push start button kaya wala siyang starter relay. So ang ginagamit lang naman ng battery na yon kaya maliit yung flasher relay lang saka yung busina. So ngayon nagload siya ng mga ilaw, mas maganda kung kaya niya i-upgrade ng 4L, i-upgrade niya na mga kabekis. So good day, God bless kabekis.